kakalat mo lang siya ng kuha. Dapat pantay lahat yung mga tapon. Gamit yung mga kasirit yung kuha na yan, yung pang-akrikas yan. Hello mga kasirit, gusto ko lang ituro sa inyo yung makabagong pamamaraan ng pag-sunblasting. Yan, gamit tayo dito ng yan, compressor. Hindi na yung old school na yung dipidal. Ngayon gagamit tayo na, papakita ko sa inyo yung ginagamit namin na pang pa siya acrycast. Yan. Same time pwede rin sa simento yan mga kasirit. Tingnan natin yung clip kung paano siya ginagawa. Ito na bali, ito na yung nagawa namin. Kasi i-highlights namin niya ng brown. Kaya ginawa namin niya, naming wrap yung texture niya. Okay, natin siya ng straight edge. Plywood. O kahit anong straight edge. Pwede rin na gumamit kayo dito ng masking tape. O, patapos sa ispirahan. Yan. Bali. Yan, sige kalbo, banat. Kakalat mo lang siya ng kuha. Dapat pantay lahat yung mga tapon. Gamit yung mga kasirit yung kuha na yan, yung pang-akrikas yan. Sige rin natin siyang gamitin na pang-sandastin. Napakaganda pa kasi even yung pagkaka-spray niya. Yan. Hindi ka nagpipidal. Gamit ka lang ng dilayo tayo na tatalsikan tayo. Huwag mo ilapit masyado para dun sa taas, banda taas. Sika mo na. Oh, okay. Sa banda taas. Stop. Dun pa sa banda baba. Yung mga maputi-puti, dublin nyo yun. Kahit libur lang mga sir, pwede nga kuha. Gamitin siya. Basta i-assist lang yung nakakaalam. Barga. Ito yung pinang ang mixture para namin nito mga sir, it is binistay na buhangin. Yan. 1:1. Isang tabo na simentong ganito mga sir, yan. Isang tabo din ng buhangin. At saka isang tabo din na wig. Yan. Hey, alam niya na. Let's go. Let's get it on. Tapos punta tayo dun sa TR. Oh, huwag ko na i-spray sa gilid kasi tapos na yan. Yung pag natalsikan mga kasirit habang basa pa, pwede natin siyang tanggalin. Kasi dapat ito magiging clean lang yung finish dito. Natalsikan. Tinanggal na namin yung kwan ito sa pintas. Kasi ibang kulay nito mga kasirit. Pitch to. Tapos ito isa pasya. Oh, patayin mo na. Punta tayo sa okay. Let's rock and roll. Hanggang dito lang ah. Kahit dito ka lang ah. Sa baba na eh. Yan lang. Kasi hindi naman siya nang malalaki. Baka ako lang yung i-plug natin. Wala nang nagdang naman kung yung mga sige rin sa mga kasi gamitin sa mga design natin sa labas. So, patay tayo nga. Nalagyan ng bato. Yun yung bato. Tik-screw naman napunta. Tik-screw yung eh. Naluko na, bakit napunta nga ni Fix Korea? Nasabu tayo. One minute 37 seconds late. Tapos na tayo mga kasirit magbuga. Yan. Mali ko ah. Ganyan lang yan para may pagkapitan lang yung pa natin. Mortar sa simento. Okay.
hugasan mo na yan. Tingnan natin mga kasirit yung pa, yung tiles namin doon na kalilayout lang ngayon. Mali si Kuya Buhit yung gumagawa doon. Dito, inuna namin dito sa second unit. Balay niya, yan yung kuha namin. Counter sink. Ayan. Pasensya na po kasi kuha, sobrang yan. Bali, gumagamit kami dito mga sirit ng kwa. Yung, ang ginagamit ko yung ultra yung bustik yan. Bustik yung ginagamit ko dito. Nasa, ang presyo nito dito sa Pangasinan mga sirit is 550. Iwan ko sa inyong lugar. Tapos mas makapit to. Depende lang sa, ayon lang sa aking experience. Tapos, simento. Bali, 1:1 din yung ratio namin yan. Tingnan natin yung tiles namin dito, tiles layout dyan. Maligamit kami dito ng puti para malinis. Yan. Tapos nilagyan ko ng pinalagyan ko mga kasirit ng highlight dito. So tapat to ng iniduro para hindi naman monotonous na puti lahat yung kulay. Bali, kapartner natin dito si Laser Level para walang diferensya yung natin trabaho. Bali, yung bili pala natin mga kasirit ng isang ganito is walang tukuhan natin 92. Tapos yun 85 lang yun mga kasirit yung may design na yan na brown pang highlights natin. Dapat nakasubmerge siya sa tubig sa tulad nito. May ginawa kami dito ng pagbala. Nakababad siya kasi kung hindi is paglagay nyo lang ng puro matutuyo ka kaagad tapos mahuhulog, hindi siya kakapit kaya dapat nakababad. Tapos bago ikabit kailangan is ito muna tanggalin pag kakababad, tatuyan ng konti yan, para hindi ganito kabasa yan. Papatuyan lang ng konti tapos sabay kakabit lang yan. Tingnan natin yung update dito sa ceiling namin sa likod. Okay. Ito naman mga kasirit yung design namin ng ceiling dito sa yan, likod. Itong kung makikita nyo yung air ventilation na yung mga kasirit is hindi natin yan binili. Bali, DIY lang natin yan. Madali lang siya mga kasirit. Bibili lang kasi online nung pangbutas na bilog na diamond. Yung pinangbubutas sa mga ceramic. Yan, maraming sizes yan. Depende sa gusto nyong kalaki. Yan. Yan. Para yung pag nagkisami kayo ng hard flex is magkakaroon siya ng ventilation. Hindi nyo na kailangan bilhin pa sa Wilcon kasi napakamahal yung decorative ceiling ko nila. Hard flex. Yan. Yan. Bali, nilagyan ko dito mga shirt ng pinalagyan ko dito ng tatlo. Para pag galing ang hangin dito sa likod, papasok yung hangin dyan, air inlet tawag doon, tapos lalabas doon sa kabila. Yan ang sikreto ng para hindi magbitak-bitak yung mga kung natin mga shirit, yung masilya sa ceiling. May paglalabasan siya ng may air ventilation, paglalabasan siya ng init. Yan. Depende yan sa gusto nyo, pwede rin na buo. Kung gusto nyo, pwede rin na buong paano ginagawa. Okay? Let's get it on. Bali dito si ko. Si Ka Arnel at si Ka Angok. Oh. Yan. Yung mga masisipag nating worker. Yan. Bali, yung inuna nilang nilagay dito is yung may air ventilation. Tapos sa gitna. Tapos doon sa gilid. Bali, yung latag nito is 4 feet. Galing dyan sa joints na yan hanggang dito. Yan. 4 feet na yan. Para hindi ko hindi masayang yung hard flex. Bali, ang masusubra lang yung dulo. Yan. Ganyan yung paglalatag niyan. Pwede rin na 16-16, ganun pa rin yun. Kaya lang, makuha lang na matatabas-tabas yung ko. Pwede rin yung ganun pag medyo masipag yung gumagawa. Ay, medyo rin tamad pala.
Yan, tamad yung dalawa na to eh. Paano masabi? Matrabaho lang yun. Giriraw. Ano, ayos na, nalinisan mo na. Nalinisan. Hadya nga pang buga tayo. Wow. Okay. Bali dito, ginagawa na rin dito ni Kapala, mga sirit. Ni Angkok. Sarap. Okay, kain muna. Isa lang natin sa lahat sa bili yung gagawin natin isa talagang mapapagastos tayo in terms of construction. So far so good, maganda naman yung outcome nya. Yan mga sirit, bali andun na sila ngayon sa harap. Yan, tingnan natin sa first unit. Yan, bali natapos tong ngayong Sabado tong ceiling dito sa likod, tapos nakapagsimula sila sa harap. Yan. Yan. Gusto ko lang ipakita sa inyo mga kasirit yung ginawa kong template nyan. Ito siya mga kasirit. Ito. Yan. Bali, drain up ko lang yan dito sa plywood na yan, sa 1/4 na plywood. Tapos, yan, sinukat ko yan. Dapat pag gagawa ka ng mga kasirit is equal yung layo nyan. Bali, ililayout nyo lang yan dito. Tapos pag ganyan, saka nyo, kung ano yung kalaki yung butas na gusto nyo, i-pattern nyo na lang. Or yung, kaya, yung kung ano yung pangbubutas nyo, yun na yung ililayout nyo dyan. Ipakita ko rin sa inyo yung pinangkuha namin dyan, pinangbutas. Okay, let's get it out. So, nailagay ko na rin pala mga kasirit yung kanya entrance cap na dalawa. Tapos yung may wire. Yan, yung kitin natin. Kita ko sa inyo. Yan. Itong kulay yellow mga kasirit is ito yung live. Yan, live yan, live. Bali yung line 1 ay, ano ba yun? Yung number 1 is
first unit, second unit, makikita nyo is may nakalagay dyan na marking. Number 1, number 2, number 3. Ito yung last unit. Ayan. Para pagkabit ng lineman is hindi sila malilito. Ayan, bali, ginawa ko kanina yan. Kasi tinakpan na yung ceiling, which is doon duman yung mga wire. Kaya sinabay ko na para hindi na ulit-ulitin. Okay, let's get on. Let's go. Tingnan naman natin yung na-layout pa nila dito sa harap. Yan. Mali ko na lang yan. Naka-framing na sila dito. Tatakpan na lang yan sa Monday. Okay, let's get it on. Yan, hanggang dyan na lang mga share ang vlog natin ngayong Sabado. Maraming salamat sa support at panonood sa ating mga YouTube, sa aking YouTube channel. Yan, palay kayo ng kung may kapal. Maraming salamat and God bless you all. Bye-bye.